Hi guys, welcome back to my Janice Life channel. At ngayon po dahil mag-isa lang po ako dito sa bahay again. At yung kasama ko po nagsundo ng bata sa school. Diretso po sila ng hockey. So bali ang uwian nila na naman is mga alas 5:30 na naman. So ngayon nagbabalot po ako ng dumplings at nandito na naman ako sa kusina. Ayan, tapayan ko na po ang kusina. So, eto, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung ginawang dumplings. Nung kasama ko po, iniwanan niya po ako nung gagawin. So, eto, nagbabalot po ako. Nakapagsimula na po ako magbalot. Ayan, ito na po yung nasisimulan ko. So, bago ako nakapag-isip ng video. So, ngayon, ayan, gusto ko lang din ipakita kung ano ito, ang dumplings, kung paano ginawa din ng kasama ko. So, bali, ingredients lang po niya, ayan, cabbage, giniling po na baboy, ginisa po sa sibuyas, bawang, at konting toyo, na ginisa po siya gamit ang sesame oil, ayan. Kaya po medyo maamoy po siya. So, toyo lang ng mga 2 kutsara o 3 siguro. Kasi, syempre, bawo po sobra. Tapos, yun din. So, eto po. Papakita ko na din. So, gagamitan po siya natin ng, ito po. Dumpling skin. Tinatawag po na dumpling skin. Halos pareho din ang pambalot ng lumpia. Pero hindi po ako sure kung pareho ng ano dun, kung pwede rin ito sa lumpia. Tapos habang, syempre, habang gumagawa po ako, may kasama po akong kape. At, ayan. Nagtimpla po ako ng kape kasi inaantok na ako. Tsaka, syempre, nagugutom na din. So, may kasama po ako biscuit. Masarap po magsaw-saw sa kape. So, medyo malamig-lamig na po ang panahon. At nakakaantok. Kasi wala po akong kasama dito, walang kausap. Ayan, habang nagagawa po ako nitong dumplings, nagbabalot, syempre, may mga kwento-kwento din ako kahit paano. So, bago po yan, may basher po ako, naalala ko kasi, may basher na po ako, na ayaw po akong tantanan at shout out ko daw po sila. Ayun po, shoutout po kay Brad, Ondap, at kay June. Ano namin? Kamusta namin? Ayan. Thank you sa pangungulit, sa pag-subscribe, at pag-comment-comment ng kung ano-ano. Hindi nakakatulong, ha? Thank you. Sa lahat po ng mga nag-subscribe po, ayan, may 25 subscribe. May 25 subscriber na po ako. Salamat! Thank you po. Ayan po, yung dumplings. So actually, pwede po natin itong gawing negosyo. Napakadali lang. Cabbage, minced pork, tapos gisa lang po. So, bakang, diba, sa ating mga Pinoy, alam natin na, syempre, gusto natin na mas masarap, diba? Lalo na kung pang negosyo. Kailangan, syempre, masarap. So, nasa sa inyo na po yung, kung ano po yung ilalagay nyo na pwedeng makakapagpasarap dito.
So, ayun pala, may luya din pala ito. May luya. Kalimutan ko sabi niya. So, may luya din po ito. So, hindi ko pa naman na-try kung paano lutuin ito. Gusto ko din magpaturo dun sa kasama ko. So, dito naman sa Damlis kami nagluluto po talaga, ay nagagawa po talaga kami ng madamihan at tinatago sa freezer para kung sakali na gusto na ni babae kasi ito lang yung halos kanyang hapunan. Pag gusto niya nang magpaluto ng dumplings, kailangan syempre may stock kami sa freezer. So, hindi naman siya masisira. Naka-freezer naman siya. So, kanina, hindi na rin ako nakagawa ng video. So, bali, ito lang ang pinaka-video ko. So, kanina, busy-busyhan po ako. Kay, dahil Miyerkules na naman, ayun, nagkot-kot na naman ako ng bathroom. Apat na bathroom ang linininisan ko kada isang linggo, isang beses sa isang linggo, kada Miyerkules. Yun yung naka-schedule. Pero kahit na isang linggo, isang beses lang, kahit pa paano, araw-araw, tinecheck ko pa rin. Bali, sa akin siya nakatoka sa paglilinis kada Miyerkules. So, yung ginagawa ko. Araw-araw, lalo na dun sa bata kasi masyadong medyo madumi masyado. Minsan, hindi naman pala masyado. Sakto lang. Medyo ano lang kasi sila pag nagto-toilet, gumagamit ng toilet. Lalo na pag nag-iihi, masyadong mapanghi. So, ayun, kailangan araw-araw nililinisan. Pero yung iba naman, ayun. Bali, ano lang, lagay lang ako ng toilet gel, tapos linis ng mga salamin, yun na. Nakakagutom po. Pero kakakain ko lang yun. Ayan, ito po yung biscuit. Numarahin po. So, sa gantong kalaki, dalawa po laman, dalawang ganto. This is 6 lang po. Hong Kong dollar. 16 Hong Kong dollar. Mura na. So, ako naman lagi ako may pagkain. Lalo na sa kwarto. Kasi gutumin ako. Ewan, hindi ko alam. Yung naghapunan ka naman, maya-maya gutom ka. So, nagpapabili ako sa kasama ko neto. Pag namamaling kasi, sinasabi ko na isabay ako ng ganito. Nang kung kahit anong makangat-ngat. Para kahit pa paano, kahit pag nagutom ako, alas 10 na, ayan, lumalamon pa din. So, eto pala, ayan, tubig yung inalagay ko sa gilid para yun yung ginagamit ko pang sara. Sa gilid ng mga, ayan. So, dapat na sara po yan. Nakadikit. Magkadulo. Para hindi magsalabasan ang laman. Siyempre, ang ginagawa, eto pwede naman siyang ipa-fry pag niluluto. Pero ang gusto po nung ni Amo, ano lang siya, yung nilalaga siya ng, depende pala kasi minsan, frozen po siya, ginagawa namin, nilalaga namin siya sa 10 minuto para hindi masyadong, para maluto yung loob. So, ayan. Actually, nakakatamad magganto-ganto. Kaya, ayan. Wala akong choice, kasi tapusin ko ito habang bago sila dumating. Total, wala din naman akong gagawin at nagawa ko na din mga gawain. Habang, yun nga, imbis na babantayan ko yung bata habang nag-zoom siya, buti na lang, nagpakabait. Nakinig naman kahit walang bantay. So, ayun, tinapos ko lahat ng gawain. Yung paglilinis ng
So, kung ganito ako lagi, kung walang ganito video, hindi ako magsasalita, malamang manunood lang ako or ng videos. Or syempre, magpapakabisi. Minsan, pag walang ginagawa, pahiga-higa, hindi ka man makatulog kasi minsan, may magdo-doorbell, alam nga na matulog ka na ikaw lang mag-isa, mamalaya, baka mamalaya mo, may nag-doorbell tapos nakatulog ka pala. So, ayun. Pero at least nakakapagpahinga pa rin. Actually, may mga camera po dito. Camera dito sa baba, sa bata, at saka sa kwarto ni amo. So, may mga mata sila. Meron din kami nakakonect sa aming camera, sa cellphone namin. Connected sa cellphone namin, pero camera po dun sa labas. Para pag alam namin may nag-doorbell, maririnig namin agad sa cellphone. Lalo na kung halimbawa, nasa labas kami. Ayun, tapos tine-check namin kung sino yung nasa doorbell. In case na walang tao dito sa loob ng bahay, pwede namin tawagan yung nag-doorbell. Yung kasama ko pala, lagi siya yung paghahatid sundo dun sa mga bata. Sa umaga, hinahatid niya. At sa bago, at pag-uwi naman niya, hindi po siya, bumababa po siya at naglalakad. Exercise niya na daw. So, ayun. Hatid siya sa umaga ng alas 7. Umaalis sila dito ng alas 7 sa bahay at kasi ang pasok ng bata 7:30. So 25 minutes na biyahe at ganun din pauwi. So ang ginagawa niya, pakahatid, papababa siya dun sa malapit na lang dito, then mga siguro 15 minutos, 20 minutos na lakad. Ayun, nagpapapawi siya. Tapos sa hapon naman, siya din ang sumusundo sa bata. Eh ako, medyo tamad ako maghatid sundo. Nakakahilo kaya? So pinsan, lalo na, pag Lunes naman, pag Monday, kasi minsan ako naghahatid dun sa, ako nag-sundo sa bata, diretso na kami piano. Yun din yung schedule ko sa pagsundo. Pero hatid, yung kasama ko lang. So minsan, pagka may mga lakad-lakad, siya na yung pinapasama ko. So ako, bali dito lang sa bahay. Bantay. So, ayan. So, bali, isang kutsara na ito. Or depende, tansyahin nyo lang. Tapos, ayan. Pwede nyo nang balutin. Kasi maliit lang naman yung dumpling skin, yung wrapper niya. So, ayan. Diba? Pwede na po itong pang negosyo. Pwede na po kayong gumawa na ito. I-negosyo nyo. Napaka mura lang naman ang ingredients. Cabbage at minced pork. Tapos gisa nyo lang. May negosyo na kayong dumpling. Dumplingan. Isang kutsara eh. Or dagdagan nyo pa ng unde. Depende sa ayun. Gusto ko lang pong mag-thank you at sa mga nag-subscribe po, nag-like. So, sana patuloy niyo pa rin supportahan. Kahit wala pong kakwenta-kwenta po yung mga kwenta ko. thank you pa rin po at kahit pa paano na pinapanood niyo pa rin.
So, thank you so much. Thank you. Thank you for watching. Ayan, vlogger na po ako. Thank you for watching. Salamat po sa pakikinig at panunood. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. At tatapusin ko na po ito. Masyado na ako madaming sinasabi eh. Bye-bye.